So ngayon po, i-share ko sa inyo kung paano na na-scam yung YouTube channel ko. So yung YouTube channel ko ay monetized na. Meron na siyang 1.365 na subscriber, tapos meron na rin siyang pin, at meron na siyang $23 dun sa Google AdSense. Tapos naisip ko nung kasi sa dahil sobrang busy nga po sa pag sa school, hindi ko na maintindi yung aking YouTube channel. Tsaka kaya naiisipan ko na ipagbenta yung YouTube channel ko. Tapos dahil matagal ko nang iniisip yun, ngayon ko lang na kailangan ko na talaga ipagbenta. Tapos yun nga, naghahanap ako ng buyer ng YouTube channel ko. Nagpatulong din ako sa mga kaibigan ko na mga YouTuber din, na kung sino yung pwedeng makabili ng channel ko. Tapos kinaumagahan November 19, may nag-comment din sa post ko sa YouTube page. Tapos nag-comment siya na nag-comment siya na parang yung PM daw. Tapos nag-PM ako. Tapos noong una sabi niya, kasi parang hindi ko talaga alam na ganun pala yung mangyayari. Hindi ka tawag dito. Noong una, nag-price ako ng 10,000 para dun sa account ko, dahil may ano na nga siya, meron na siyang revenue dun sa Google AdSense ko. Tapos may pin na rin kompleto na. So, nag-ano ko ng 10,000 nag-price ako. Tapos nag-chat siya, sabi niya 9,000 na lang. Kaba 9,500. Tapos ako naman, pumayag ako. Tapos sabi ko talaga na send yung bayad. Tapos sabi niya hindi rin siya marunong sa ganun, first time niya daw bibili. Tapos pagka-login daw niya, isa-send na kagad sa GCash ko yung bayad. So yun, tapos nagdadalawang isip pa talaga ako noon. Tapos bigla na lang pumasok sa isip ko na sige, pagbili ko na lang ganun. Naisipang ipagbili rin yung channel ko, bukod sa lagi na akong busy sa online class or sa klase. Gusto ko rin ibibigay ko sana yung iba dito sa amin. Kaso nga, yun. Tapos ang bahala ko, gagawa ko ng bagong YouTube channel sa gawa ko ng bagong YouTube channel sa sunod na year, sa January yun. Tapos yun, binigay ko yung account ko. Tapos sinend ko yung muna yung aking email address. Tapos sabi niya yung password daw. Nagdadalawang isip pa talaga ako nung una. Tapos sinend ko rin. Tapos meron pa yung mga confirmation, ang dami niya pang inaano. Tapos sabi niya pinapaayos daw niya sa mister niya, dahil hindi nga daw siya marunong, dahil first time niya lang daw bibili. Yun pala, ang dami na niya na biktima, hindi ko pa alam. Yun, tapos sunod-sunod na may mga confirmation na labas yung mga number sa taas. Napunta sa notification ko, tapos kini-click ko yun. Tapos nung afternoon, sabi ko yung pasenda ng payment. Dahil nalagyan, sabi niya wait lang daw dahil pinaayos pa. Tapos yun. Tapos na doon pa lang, nararamdaman ko na parang parang may mali. Pero nang ibabaw pa rin yung pagtitiwala ko doon kay sa ate. Yun, tapos tuloy-tuloy.
inano niya, nasabi, nag, may nag-ano sa akin na na-login na yung account niya, para may nag-notif sa akin na okay na, ganun. Tapos chinat ko siya. Ay sakto, paalis din ako nun. Pupunta ako ng school. Kaya kailangan ko na rin maligo dahil pupunta ako sa school. Tapos nung hindi siya nag-online, chat ako ng chat. Yun, tapos nung nalilaban naliligo ako, parang naiisip ko, na-scam ata ako. Yun, doon ako umiyak. Dahil sayang yung pinaghirapan ko na account. Tagal ko nung iningatan, mga 3 years na rin siguro yung account kong yun. At nung last 4 months na lang ako na-monetize. Kaya masaya-masaya ako na na-monetize ako. Yun, tapos... So, ilalagay ko rin po dito yung ano, conversation namin. Tapos, yun na nga po, bigla na lang, dahil ako yung nagpunta na sa school, dahil ako ngayon kinakabahan, hindi ako makapag-focus. Tapos, dali, umuwi na rin ako kagad. Tapos, pumunta ako doon, sumunod ako doon kay mama. Tapos, antay ako na antay na mag-online siya, para kung lagi akong natawag, pero lagi niyang hindi sinasagot yung tawag ko. Tapos, bigla siya nag-reply. Tapos sabi niya, ano, lagi daw ako nag-a-attempt na ano, bawiin yung account ko. Tapos sabi niya, ibabalik daw niya. Sabi ko, pasensya na. Kasi ako yung natatakot sa mga ganun. Tapos sabi ko, sige, ano, kukunin ko na, pakisend na lang ng ano, dahil sabi niya, sasend na lang daw ulit yung password ko. Tapos bigla siya nagbago, biglang sabi niya, isesend na daw niya yung pera. Tapos tumawad siya, sabi niya, pwedeng 9K na lang, kung pwede daw 9K na lang. Tapos sabi ko, sige po, 9K na lang. Tapos sabi, from BDO daw siya, BDO, isasend niya sa GCash. Tapos, ano, isa sabi ko, kung pwede, sa ano na lang, sa true bank account na lang mama. Sabi niya, nasa bahay daw siya, malayo daw yung banko. Tapos, isasend niya yung from BDO to GCash ko. Binigay ko yung mga details ng GCash ko. Tapos sabi, hinihingi niya yung ano, yung pin number ng GCash ko. So, nagtataka ako, sabi ko, bakit kailangan ibigay yung pin? Eh, ang pin, importante, hindi yung pwedeng ipamigay, dahil pag nalaman nila, pwede na lang i-open yung GCash ko. Tapos yun, sinabi ko kay mama, sabi, wag daw ibibigay, dahil baka yung isa, kunyari, nag-send sila, tapos nabuksan nila yung account ko, isa-send ulit nila, parang ganun, madodoble yung ano. Tapos chinat ko rin yung isa kong kaibigan, na sabi niya, hindi kailangan ng PIN kapag magsesend ka from BDO to GCash. Yun, tapos sabi, baka dumahak din yung GCash. Kaya sabi ko, bakit po kailangan isend yung PIN ng GCash ko? Eh parang private naman po yun. Tapos sabi niya, bahala kung ayaw mo. Tapos yun, hindi na siya nag-reply. Yun na, hindi na talaga siya nag-reply nung mga anong yun. Antay ako ng antay. Tapos yun na nga, pagkasabi niyang bahala kung ayaw mo, doon na talaga. Sabi ko, wala na, parang wala na pag-asa. Yun, tapos chat ako ng chat, tawag ako ng tawag, dinedecline niya yung bahala, hindi niya sinasagot. Tapos, nung naka-uwi na ako dito sa bahay, nag-attempt pa rin ako na tawagan. Bigla na rin pagkakita ko, naka-block na ako, hindi ko na siya matawagan. Tapos, naghinanap ko yung iba niyang ano, account sa Facebook. Nakita ko yung isa niyang kapangalan din. Tapos, chinat ko. Sabi ko, ang sabi ko dun ay ano, bakit mo ako binlock? Sabi ko, pakibalik na lang yung YouTube channel. Tapos ang sagot niya, sino to?
excuse me daw. Tapos sabi, wala daw siyang alam na ganun. Wala daw siyang alam na account na ganun. Tapos, sabi ko, babalik din ang karma. Tapos bigla na lang din ako niyang binlock. Tapos nung ano, binura niya yung mga message niya. Tapos yung, ang natira na lang yung mga message ko, tapos nakablock na rin ako. Tapos, nung ano, kinagabihan, pagka may nagsabi sa akin na nakita ko yung ano, bigla niyang nag-iba na yung name ng YouTube channel ko. Bigla na naging Ana Jaya Official. Dahil ang pangalan doon ay Kerwin TV. Tapos yun, ang mga contents, nandun pa yung akin pa, may video pa nga ako doon. Nandun pa yung mga video ko, tapos pinaltan niya yung name. Tapos nagko-comment ako doon na kung ano-ano yung kinocomment ko, tapos nire-report ko. Tapos nagpatulong na rin ako sa mga kaibigan ko na paki-report nung channel para hindi niya magamit. Tapos may nagko-comment din doon na yung mga makonsensya ka, gano'n, yung parang negative ano comments. Tapos binubura niya lagi yung mga comments na gano'n. Yung tapos kanina, pagkakita ko, may upload na siyang bago. Sa TikTok. Yun, nag-upload siya ng bago. Tapos yun, nag-email ako sa Google tsaka sa YouTube. Titingnan natin kung ano yung sasagot nila. Sana ma-recover ko pa yung account ko. Pero na-block na niya yung mga ano ko, yung mga account ko dati, yung mga Gmail ko na nakakonekta dun sa tawag ito yung email ko na ginagamit ko pang YouTube. So yun, intayin natin yung magiging sagot. So yun, intayin na lang natin yung ano, yung email ni YouTube or ni Google. Try natin kung ma-recover pa natin yung account. Salamat po sa lahat ng natulong sa akin para matry ko ma-recover yung account ko. Sana nga ma-recover natin yung account. Sayang din yung tagal ko rin pinaghirapan. Sayang. Ano bibigay ko sana kay... Bala ko talaga, bigay ko kay mama yung 6,000. Tapos, yun, dahil nagkapagamot din eh. Kaya sinasad ko rin yung ano, sana makonsensya. Yun, wala, hindi siya nakonsensya. Bahala na, karma na lang ang, ano, bahala na yung karmang bumalik sa kanya. Yun, ilalagay ko na lang yung mga conversation namin dun sa, dito sa video na to. Kayo na bahala ang bumasa. Salamat po sa panonood.